Mahigit 100 milyon ang populasyon ngayon ng Pilipinas. Maliit kung ikukumpara sa Brazil, Amerika o India. Pero alam mo ba na mas marami pa tayong mismanaged plastic waste kumpara sa mga nabanggit na bansa kahit pagsamasamahin mo pa sila? Tinatayang nagtatapon ang mga Pilipino ng mahigit sa 60 bilyong sachet bawat taon. Napakaraming kalat nun. Kaya nitong tabunan ng 5 pinakamalalaking mall dito sa Pilipinas. Hindi pa kasama sa bilang na ito ang mga plastic bag, plastic bottles, plastic cups at iba pang mga basurang naiipon at walang habas na itinatapon natin araw-araw. 9% lamang ng itinatapong plastic ang nare-recycle sa buong mundo at 12% ang sinusunog at ang natitirang 79% ay itinatapon sa ating kapaligiran. Mula dito, mahigit 8 milyong metrikong tonelada ang umaabot sa ating karagatan kada taon. Katumbas ito ng pagtatapon ng isang truck ng basurang plastic sa ating karagatan bawat minuto. Marami na tayong nakitang mga pictures o video ng mga ibon, pawikan, pati ng mga dolphins at balyena na namatay dahil nakakain ng plastic. Maski ang mga isda ay nakakakain din ng plastic na maaaring mapunta sa ating mga hapagkainan. Kung nag-enjoy kang kumain ng paborito mong seafood, malamang na nakakain mo rin ang mga basurang plastic na itinapon mo. Sarap, di ba? Paano ba natin hinaharap ang napakalaking problema natin sa plastic? Tungkulin ng National Solid Waste Management Commission na maglabas ng listahan ng mga produktong nakakasira sa kalikasan. Nakalagay ito sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act na naisabatas noong 2001. Ngunit 19 years na ang lumipas, wala pa rin ang nasabing listahan. Dapat isama ang single-use plastic tulad ng mga sachets, plastic bags, plastic straws at plastic cups sa listahang ito upang mabawasan ang bilang ng plastic na itinatapon natin. Hanggat hindi pinagbabawal ang mga ito, patuloy lang ang mga kumpanya sa paggawa at pagbebenta ng tone-toneladang plastic kada taon. Sama-sama nating lutasin ang problemang ito. May magagawa ka para ipahayag ang iyong pagtutol. Una, pwede kang sumulat sa inyong mayor at iba pang leader ng pamahalaan para sabihin na ipagbawal ang single-use plastic sa inyong lugar. Maaari ring sumulat sa Pangulo para ipag-utos sa National Solid Waste Management Commission na ilabas ang listahan ng mga produktong nakakasira sa kalikasan at isama dito ang single-use plastic. Sulatan ng mga kumpanya na itigil na ang paggamit ng plastic sa kanilang produkto o bilang pambalot. Kunan ng picture ang mga single-use plastic na basura at itag ang kumpanyang may gawa nito. I-share sa social media para makita nilang basurang galing sa kanila. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan bilang consumer. Huwag bumili ng mga produktong nakasachet at huwag gumamit ng single-use plastic. Kung gagawin natin ito ng sama-sama, mapipilitan ang mga negosyante at mga kumpanya na palitan ng plastic na nakakasira sa ating kalikasan. Ang plastic pollution ay isa sa ating pinakamalaking problema. Panahon na para itigil ito. Magkaisa tayo para ipagbawal ang single-use plastic. Ipaabot sa pamahalaan ang ating hinaing at panawagan. Para sa karagdagang impormasyon, puntahan ang aming website sa ph.oceana.org at i-follow ang Oceana Philippines sa social media.